Umabot naman sa 70 pampublikong paaralan ang pinayagan ng magsagawa ng face-to-face classes. Ibatapos naman ang isinagawang risk assessment ng Department of Education pati na ng Department of Health sa mga paaralan na maaaring magsagawa ng face-to-face classes sa buwan ng Nobyembre. Ilan sa mga paaralang ito ay matatagpuan sa Caraga Region, Central Luzon, Eastern Visayas, Region 7, Zamboanga Peninsula, Region 10, Region 4A, Soksarjen, Bicol Region at Western Visayas. Nilinaw din ni Education Secretary Leonor Briones na ang paglahok sa face-to-face classes ay hindi mandatory. Ipinaliwanag ng kalihim na kailangan pa rin ang consent o permiso ng isang magulang kung papayagan ba rin itong pumasok ng personal sa paaralan ang kanyang anak sa panahong ito ng pandemya. Lalo umpisa ng DepEd face-to-face classes sa November 15.